Marami pong tao na bubuhay sa ilalim ng sumpa. Kumisan hindi nila alam. Kumisan nagtataka, bakit kaya ang hirap-hirap ng buhay ko para kung isinumpa, yun pala talagang may sumpa. Curses are divine judgments to terrible sins or to terrible sinners. Curses can lead to barrenness. Curses can lead to poverty. Curses can lead to difficulty, sickness, or even death. People could be living under curses without fully knowing it. Heavenly Father, we pray for enlightenment today. Bigyan niyo kami ng inyong liwanag at nang makita namin kung mayroong mga sumpa na nagkakaroon ng epekto sa aming buhay. Kayo, Panginoon, ang naglilinis, kayo ang nagpapatawad, kayo ang nagpapalaya. Ang aming dalangin, palayain niyo po kami maging sa mga sumpa na maaring hindi namin alam naroon pala sa aming buhay. Let your will be done in our lives. Let your perfect will be done in every day of our lives. And today, Father, we seek your glory, we seek your truth, we seek your comfort. And above all, we seek your liberation. Liberate your people. Continue, O Lord, to set us free from every little and big thing that continue to shackle us. And we pray that your will set us free. Lord, right now we seek your truth, and in the name of Jesus, we reject, rebuke, and drive away any presence of evil, any evil spirit that can bring confusion into our lives, that can distort the word of God. We command you to leave us, and we pray, Father, you will descend upon us. Holy Spirit, be with us. Give us eyes that see and ears that hear, and liberate us with the truth. Father, we seek you. Be our speaker today. We have gathered to hear you, not any human being but you alone. Be our speaker. Use only your servant, but do your will, accomplish your purpose, send your word that can heal all of us, and then glorify only yourself as you set your people free. We seek you, Father, confident that you will grant our request as we ask in the name of Jesus, our Lord, your Son. Amen. 10 terrible curses. Tayo po'y magbilang. Baka meron tayo ng isa sa mga 10 matitinding mga sumpa. There are many curses in the Bible, but going to focus on 10 to see how free we are from such curses. In relation to God, we're going to discuss 4 curses. 4 na sumpa na dumarating nang may kinalaman sa ating pakikitungo sa Diyos. Curse number 1 is a curse for making religious idols. May sumpa ang paggawa ng mga Diyos-Diyosan. According to Deuteronomy 27:15, cursed is the man who carves an image or casts an idol, a thing detestable to the Lord. Sumpain o isinusumpa ang isang tao na lumililok ng anumang Diyos-Diyosan sapagkat ito ay kinamumuhian ng Diyos. So there is a curse for making idols. At merong curse po, may sumpa na lumilipat dun sa mga yumuyuko at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Napakalaki ng sumpa, kaya kailangan pong ituro. We are not anti-religion, we are not anti-anybody, but because God commands us to teach, and because of our love for our fellow men, people have to be given the truth that idolatry brings a curse. May sumpa. Napakabigat ng sumpa. Hanggang second and third generation of those who practice idolatry are given a curse. Kaya siguro kumisa napakabigat ng buhay. At tagtataka yung mga tao, lapit naman ako ng lapit sa Diyos, religyoso naman ako, eh bakit nagkakangyari ang ganito sa aking buhay? Kasi habang nagiging religyoso, nagpa-practice ng idolatry, lalong tumitindi ang sumpa. Akala ng mga iba, natutuwa ang Diyos sa kanilang mga pagtitiis, paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, subalit yung kinamumuhian ng Diyos. Deuteronomy 27:15, cursed is the man who carves an image or casts an idol, a thing detestable to the Lord. Isang sumpa. Another curse is a curse
for those who rely on works instead of grace for salvation. Sabi po sa Galatians 3:10, all who rely on observing the law are under a curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Napakalalim po ang mga epekto nito sa ating buhay. Sino man daw ang hindi susunod sa lahat ng iniuutos sa Biblia ay may sumpa sa kanyang buhay. Kaya ang tanong, sino pong tao ang makasusunod sa lahat ng utos ng Diyos sa lahat ng oras? Meron po ba? Wala. Kaya ang sabi dito, sino man ang umaasa na siya'y maliligtas dahil sa paggawa niya ng mabuti ay daig pa ang may sumpa sa kanyang buhay dahil hindi naman siya makakagawa ng lahat ng mabuti sa lahat ng panahon. Kung gayon, ang umaasa sa paggawa ng mabuti para maligtas ay mapupunta sa kapahamakan, siya'y nasa ilalim ng isang sumpa. Cursed is a person who relies on works instead of grace. Ang tanong ay ganito, eh bakit pa nagbigay ng mga batas para sundin? Ang mga batas po ng Diyos, una, ibinigay yan talaga para maging alituntunin natin at pamantayan sa paggawa ng tama. Subalit, higit pa sa roon, may mas malalim na ipinahihiwatig ang mga batas ng Diyos. At ipinahihiwatig dito na kailangan natin ng grace, ng grasya ng Diyos para maligtas. Sapagkat sino man ang masusing mag-aaral ang mga utos ng Diyos, merong inevitable conclusion kayong mararating. At yan ay sasabihin nyo, imposible ko itong magawa lahat. Walang taong makasusunod ng lahat ng ito sa lahat ng panahon. Marami pong mga tao ang akala nila ang mga utos ng Diyos ay hagdana na isa-isa mong aakyatin para ka makarating sa kaluwalhatian ng Diyos sa langit at sa kaligtasan. Subalit, hindi yan hagdana na maaaring akyatin sapagkat walang makaaakyat ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga utos ng Diyos ay isang pader na mataas at blanco na nagsasabi sa iyong, impossible, you cannot make it. To the point that the laws point to Jesus Christ. That the law of God points to grace. Na sinasabing, kung aakyatin mo lang ako, imposible. You cannot go to God on your own. Hindi mo pwedeng kitain ang kaligtasan. You cannot earn salvation through good works because nobody does everything good prescribed in the book. In other words, anybody who will be very serious studying the Old Testament will say, Bitin, nasa na ang kasunod? Kasi dapat yung New Testament, grace. To the point that everybody in the Old Testament that looked forward to the Messiah, to the Savior, was saved through faith in the Savior who was to come. Now we look backward to the Messiah who has already come and we are saved by looking backward to the Messiah who has come. It has always been grace. Marami pong mga tao naniniwala, nagtuturo na, oh, pagka nagkasala ka muli, hindi ka na naman ligtas. E di ang ibig sabihin pala, minsan tayong iniligtas ni Kristo at pagkatapos every day thereafter, tayo na ang naging tagapagligtas ng ating sarili. Kasi pag sinasabi mong, nagkasala ka, therefore, hindi ka naligtas, baligtarin rin niya yan, ligtas ka dahil hindi ka nagkasala. If my personal sin will bring judgment upon me, then it must be my personal holiness that should grant absolution or should give me salvation. But we know na hindi po yung ating mabuting gawa ang nagliligtas sa atin, kundi yung mabuting gawa ni Kristo na pagpinaniwalaan natin at inallocate natin sa ating sarili, nagiging atin na sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang sinasabi dito, all who rely on observing the law, and if I may add a parenthetic expression, all who rely on observing the law to be saved are under a curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Sana mo lang sinabing, cursed is everyone who does not do. Kaya minsan mo lang gawin, baka pwede na. Pero ang sabi, who does not continue. Kahit ginawa mo kahapon, pag hindi mo na naman ginawa ngayon yung mabuti, cursed ka na naman. Who does not continue?
In doing what? 90%? No, 100%. Who does not continue in doing everything? So ang masasabi mo nga, ay, hindi nga ako maliligtas kung sa paggawa ng mabuti. Sapagkat hindi ko magagawa ang lahat ng mabuti sa lahat ng panahon. Somewhere, sometime, I will fail. Kaya dapat, hindi ako manalig na sa pamamagitan ng gawa ko, ng sarili kong kaligtasan, sa pag-observe ng mga batas at kung ano-anong utos ng Diyos ako maliligtas. Kundi sasabihin ko na lang, ay, Lord, imposible, hindi na po ako masesave, liban iligtas niyo ako. Na hindi ako maliligtas, liban na lang yung inyong kabanalan ng isuot ko at inyo na tong aking karunihan. Dahil kahit anong linis ang gawin ko, marumi pa rin ako. Sabi naman sa Bible, even our best deeds are just like filthy rags. Para lang maruruming basahan. Hindi natin namamalayan, maaaring may sumpa pala under our, in our life pagka inaasahan natin yung atin lang sariling mabubuting gawa. Kasi pag sinabi na ibang nagkasala ka, hindi ka na naman saved. Therefore, siya, saved pa rin dahil hindi siya nagkasala. E di siya ang savior ng sarili niya. And it is a great blasphemy because there's only one savior and that is Jesus Christ. Pag sinabi natin, natanggal na naman ang kaligtasan mo dahil nagkasala ka, therefore, balik ta rin, pag hindi natanggal, accomplishment ko kasi hindi ako nagkasala. Therefore, at the very least, I am Christ's co-savior. He saved me once, but I maintained my salvation. So, co-savior na ako. Kaya hindi yung totoo. Sabi po, cursed is the one who rely on observing the law. Hindi naman ibig sabihin, masama po to observe the law. We must. But because we are already saved, we observe God's law. Hindi yung we observe God's law so we can be saved. Baligtad. Dahil tayo ay anak na ng Diyos, sinusunod na natin lahat ng inuutos niya para siya maluwalhati. Pero hindi yung susundin ko lahat ng utos para ako maging anak ng Diyos. There is nothing you can do from your own merit that can earn you that blessed situation except to accept Jesus as Savior and Lord. Grace lang. So maaari, marami tayong nakapaligid sa atin, may curse pala yung buhay nila, hindi nila alam. Kasi umaasa sila sa kanilang sariling gawa para maligtas. Bakit naman curse yun? Biruin nyo yung ginawa ng Panginoong Jesus, i-ignorin mo, sabi mo, teka, hindi enough yan. Kailangang dagdagan ko ng aking sariling pagsisikap. Eh sinabi na nga ng Panginoon nung mamamatay siya sa krus, it is finished. Tapos na ang lahat ng gawain ng salvation. Tatanggapin na lang. Tapos sabihin mo, kulang. Dadagdagan ko ng kabanalan ko araw-araw para mabuo. That is very presumptuous. That is even blasphemous. And it deconstructs the very center of God's plan for salvation, which is through grace. Gracia, biyaya, hindi sweldo, hindi bayad sa mga nagsisikap. Grace is the only way out of such curse. That's curse number two. Curse number three is for not tithing. Baka biglang lumaki ang ating collection tuloy. May sumpa pala ang hindi nagta-tithe. Ano po yung tithe? The 10% of everything that God gives us, we give back to God. To His work, to His church. Sabi sa Malachi 3, 8 and 9, will man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Yun ang sabi ng Diyos. Just this week, a few days ago, may kausap po akong isa nating kapatid. Sabi niya, bakit ba na-emphasize masyado yung Malakay 3:10? Yung pagka nag-tithe ka, bibigyan ka ng Diyos ng mga blessing, bubuksan niya ang bintana ng langit, at talagang pababahain sa iyo ang mga pagpapala. Pero hindi yata na may mention yung Malakay 3:9 na dapat ding mentionin na ang nagnanakaw sa Diyos by not tithing ay may sumpa. Dalawa naman kasi ang ating motivation para maging faithful sa Diyos. Kung Malakay 3:10, yung premyo. Kung Malakay 3:9, yung parusa. Kung hindi mo gawin. So, pagbugtong-tungtong yung ating lahat, na ang hindi nagtatayt sa Panginoon ay magnanakaw. Bakit titigan nyo nga ang inyong katabi? Mukha bang magnanakaw ang inyong katabi? Hindi natin alam, di po ba? Kung may salamin tayo, tayo manalamin. Ako kaya magnanakaw. And yet,
The terminology, napakabigat, napakasakit na salita, hindi po ba? Masabi magnanakaw, sabi mga Hapon, dorobo. Magnanakaw. Pero ang sabi ng Diyos, kayo'y mga magnanakaw. Kayong mga hindi tapat. Sabi ng ganon, will man rob God? Pambihira kayo. Parang sabi natin, napakalakas naman ng loob nito, napakatibay naman ang sikmura nito, minanakawan ang kapwa-tao, lalo mahirap. Offended na offended tayo sa magnanakaw, di po ba? E paano pa yung ang Diyos ang minanakawan? Hindi ba lalo naman kailangan napakatibay ng ating sikmura para natin magawa yon? Kaya sabi ng Diyos sa Malakay 3, 8, and 9, will man rob God? But the answer is yes. Yes, you rob me. Ninanakawan niyo ako. At tatanungin niyo pa ako, paano namin po kayo ninanakawan? Sabi niya sa inyong mga ikapo at mga handog. In your tithes and offerings, you are under a curse. The whole nation of you, because you are robbing me. Baka naman po ito, isa sa mga curses ng ating buhay, kaya hindi tayo umunlad-unlad. Kaya kahit gano'ng karami kitain natin, para lang tayo naglalagay sa isang balding butas, wala rin mangyari. Malaki kita mo, tapos bigla yung anak mo nabalian ng buto, mas malaki pa yung babayaran sa ospital kaysa sa yung kinita. Yung kahit ano mangyari, kulang at kulang at kulang. Pwedeng mangyari yan because mayroong curse. Another curse. Sabi sa 1 Corinthians 16:22, if anyone does not love the Lord, a curse be on him. Come, O Lord. Sabi ni Paul. Biruin niyo to, pag hindi mo mahal ang Diyos, kaya tayo kanta ng kata, mahal na mahal kita, Panginoon. Nawa, yan ay totoo mula sa ating puso sapagkat pag hindi mo pala mahal ang Diyos, may sumpa. 1 Corinthians 16:22, there is a curse for not loving the Lord. So those are the four curses that are related to our relationship with God. Let's go to six curses that have something to do with our relation with fellow men. There is a curse for people who curse God's anointed people. Pag merong minamahal ang Diyos, kinakasihan, pinagpapala, at yun, taong yun o grupo ng taong yun ay inyong pinag-isipan, ginawa ng masama at isinumpa siya, ang sumba, talbog sa akin, balik sa'yo. At bibikit pa. Yun ang sabi. Anong sabi sa Genesis 27:29? Sabi ni Isaac at Jacob nung ibinigay niya yung blessing, may nations serve you and peoples bow down to you. Be Lord over your brothers and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed and those who bless you be blessed. Yun dung may mga anointing. Those that bless them are blessed. But those that curse them are cursed. Kaya mag-iingat ang ating mga labi. Mag-iingat ang ating mga isip. Sa mga iniisip, sinasabit, ginagawa natin. Because you might be cursing God's anointed ones. Lalong-lalo ang kanyang mga anak. Lalong-lalo ang kanyang mga hinihirang. May hinihirang talaga siya. And that is his prerogative. Ano po ang sabi sa Numbers 22:12? Si Balaam ay binabayaran. Si Balaam po ay isang parang prophet na nag-bless, nagkaganyan, nagsasabi siya ng mga blessing. Pwede rin siyang nagka-curse. May nagbabayad sa kanya, sinusuhulan siya. I-curse mo, isumpa mo ang bayang Israel. Kasi kalaban ko, babayaran kita, i-curse mo. Ano po ang sabi niya? Sa Numbers 22:12, but God said to Balaam, kasi si Balaam ay gusto ng sumama, nabulag siya dun sa suhol na ibibigay, at talaga nun, sasama na siya para sumpain niya ang mga anak ng Diyos. At sabi ng Diyos kay Balaam, do not go with them. You must not put a curse on those people because they are blessed. Sinabi ng Diyos, huwag kang sasama sa mga nagre-recruit sa'yo. Hindi mo dapat isumpa at bibigyan ng sumpa yung mga taong pinagpapala ko. And then in Numbers 23:8, sabi niya, how can I curse those whom God has not cursed? How can I denounce those whom the Lord has not denounced? There is a curse for cursing God's anointed people. Mag-ingat. Kaya lagi po tayong pinaaalalahanan ng Biblia tungkol sa ating mga dila, sa ating pagsasalita, sapagkat ang lahat ng yan may balik. Pag nagbibitaw tayo ng mga maling salita, mga paratang, criticism,
o kaya nag-iisip tayo ng masama laban sa mga anak ng Diyos, lalo doon sa kanyang mga anointed, eh mag-isip-isip tayo sapagkat babalik at mabalik yan. Anong sabi ng Panginoon kay Joshua? I will be with you. Your enemies will be my enemies. Your friends are my friends. And the Lord assured Joshua of his anointing. God's anointing is always coupled with his protection. The Lord said that nobody will be able to stand up against you all the days of your life. Not because Joshua could do it on his own, but because the Lord jealously protects his anointed ones. Isa po yan, kung minsan mga Kristiyano na, nasa church na, pero nagkakaroon pa ng curse ang buhay nila because they curse God's anointed ones. Maaaring hindi sila conscious, maaaring half-conscious, but now we should be conscious to be very careful about our judgment and our words and our criticisms because God has a curse for those who curse His anointed ones. Another curse, gano'n po dito ang karami ang may mga magulang na buhay pa, nandiyan pa ang tatay at nanay nyo. There is a curse for people who dishonor their parents. There is a curse. Deuteronomy 27:16, cursed is the man who dishonors his father and his mother. The words are self-explanatory. Cursed is the man who dishonors his father and mother. Napakahalaga ng teaching na yan. How do we dishonor parents when we disobey in their godly admonitions? When we disrespect, when we fight, when we curse, pinagdadabog-dabugan, sinasabihan ng mga mali, hindi iginagalang, hindi sinusunod, nilalabanan ng magulang, may sumpa ang lahat ng ganong gawa. God is not mocked. Whatever a man sows, he shall reap. Sabi sa Bible, your sin will find you out. Kahit kasan sumuot at magtago, hahanapin ka ng naging kasalanan mo at ang buong ngit-ngit at pot nun ay mahuhulog sa iyong buhay. There's another curse in relation to other people and that is cheating. When we cheat for our own personal gain. Deuteronomy 27:17, curse is the man who moves his neighbor's boundary stone. Yung muhon, alam niyo pinag-usapan natin yung mga muhon, yung mga bato, na boundary pa ng aking kapitbahay. Meron naman dyan, tuwing maya-maya, pag natutulog ang kapitbahay, lumalakad yung muhon. Hindi niyo natingnan ang inyong farm sandali, aba, umurong na yung kapitbahay ko, lumiliit ang aking daigdig, lumalaki ang kanya. Hindi po bago yung kasalanan na yan, dati na. Subalit, ang hindi alam ng marami, may sumpa ang ganyang uri ng pandaraya. Deuteronomy 27:17, curse is the man who moves his neighbor's boundary stone. There is a petty crime na huhugutin niyo ang muhon ng kapitbahay at iuuro niya ng konti para makakuha kayo isang dangkal. Pero may mas malaking ganyan, yung hindi na gumagamit ng mga muhon dahil milya-milya, kilo-kilometro ang nilaland grab nila. People who land grab from indigenous people. Yung mga city folks na alam lahat ng batas na kaya nilang paikot-ikutin at palaruin, ang ending, naging kanila yung bundok at yung mga katutubong nakatira doon, nawala doon, yun. Times 100 curses dapat ang bumagsak sa mga taong nangaagaw ng lupa ng mga katutubo for their personal gain. Sa mga taong nangaagaw ng lupa ng mahihirap, konti na nga yung lupa, inaagaw pa para lang lumaki ang sakin. Sabi, curse is the man who moves his neighbor's boundary stone. Napakarami po nating mga kababayan, mga katutubo na, sapagkat they don't have a culture of having and a culture of greed, for thousands of years, they share the entire resources of the mountains and the forest with everyone else. O darating ngayon, ang isang taga-Maynila o taga-Cebu, may iwinawagayway na kaprasong papel at sinasabi, akin ang bundok na ito, umalis kayo dyan. Greed. The Lord has a curse for such types of people. Nangaagaw sa mga kawawa. Number 8, another curse, is for leading the blind astray. Naranasan nyo na ba na nagtanong kayo sa ng direksyon, binigyan naman kayo ng mga nakatambay doon sa isang kanto, tapos lalo kayo nagkawala-wala.
Tapos nung makita nyo, tawa na sila ng tawa ng pinagtatawanan kayo dahil napasuot kayo sa morgue. Napasuot kayo kung saan-saang mga kuweba. Sabi sa Deuteronomy 27:18, cursed is the man who leads the blind astray on the road. Of course, una, yung technical, yung kwan lamang, yung blind na physical blind. Na blind na nga yung tao, mamaliin mo pa ang direksyon niya, parang ang samha mo naman. Pero marami pong tao, kahit nakakakita yung dalawang mata nila, blind din. Kasi hindi nila alam ang totoo. Naghahanap ng katotohanan, pupunta sa manghuhula, at kung ano-anong sasabihin ni manghuhula sa kanya, yun din yun, leading the blind astray. Mga taong pupunta sa counselor dahil nanghihina ang loob, mamaya yung counselor ang nagsasamantala sa kahinaan ng mga tao sapagkat naipahayag sa kanila ang mga kahinaan. Yung mga tao na nung oras na malaman mo ang kahinaan ng iyong kapwa, binablockmail mo ngayon at lalo mo siyang pinagsasamantalahan. Pare-pareho po yan under this curse. There is a curse for those who lead the blind astray. Kung minsan, litong-lito na nga yung tao, hihingi ng payo, ang ipapayo nyo, yung makabubuti para sa inyo, hindi para sa kanya. That is the same. Whenever it is your interest, and not the interest of the weak, the blind, that you take into consideration, there is a curse awaiting you for leading the blind astray. Kaya ang dami-dami pong sumpa sa mga religious leaders. Ang dami-daming sumpa sa mga relihiyon na nagdadala sa mga tao sa higit lalong kapahamakan. Simba na nga ng simba yung tao dahil ayaw magpunta sa impyerno, lalong napa-expressway dahil sa mga maling turo. Kaya nga donate na ng donate yung tao para huwag siyang mapasali sa impyerno, yung pala lalong napadiin ang kanyang kaso. Lalapit siya sa mga religyoso, tuturuan pa siya ngayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, lalo siyang napahamak, mabuti pa wala na lang siyang reliyon. For leading the blind astray. For teaching ideas that are not biblical. For teaching people to go against what the Bible says. That is leading the blind astray. Kitang-kita po natin, second commandment sa Bible, nakalagay, huwag kang gagawa ng anumang bagay na nililok, na anumang kawangis ng anumang nasa langit o sa lupa. Huwag kang yuyuko sa kanila, huwag mo silang paglilingkuran. It's a very, very clear teaching and commandment and admonition against idolatry. And yet, there are many churches in this country na pag nakinig kayo sa kanila, lalo kayong mabubulid sa impyerno. Bakit? Nakalagay sa labas ng kanila mga simbahan at mga pader ang 10 utos. Pagkatapos, nawawala yung second commandment na nagsasabing, you shall not commit idolatry, thou shall not make idols, nor bow down to them or serve them. Nawawala. At pagkatapos, dahil kulang ang 10 commandments, yung 10th commandment that you shall not covet, pinagdadalawa. Dahil siyempre, mawawalan, kulang. So, naging 9, you shall not covet thy neighbor's house. Number 10, you shall not covet thy neighbor's goods. Isang commandment lang yun na pinagdalawa dahil pinagkukubli nila na nawawala ang number 2. Nililin lang nila ang mga tao. This is not a human mistake. Hindi nyo pwede sabihin, nagkamali lang siguro yung teacher. Hindi. This is policy. Policy to deceive. To mislead the blind. There is a curse for such people and for such groups. Hindi na nga nagbabasa yung mga tao ng Biblia, e-editin mo pa yung Bible, tatanggalan mo pa nung laman niya talaga, at dadayain at lilinlangin at pagsisinungalingan mo ang mga tao na ito ang 10 utos ng Diyos? Kasi nungalingan, and this is institutional lie. This is not just a momentary lie na nagigipit ako, baka ako patayin ng mga ito, maglalay na nga ako. Hindi, policy. There is a curse for misleading the blind. Another curse for being unjust to the weak. Sabi po sa Deuteronomy 27:19, cursed is the man who withholds justice from the alien, the fatherless, or the widow. There is a soft spot in God's heart for the orphans and for widows.
Napakalaki ng proteksyon at pag-ibig ng Panginoon sa mga ulila at sa mga balo. Tiyakin ninyo na hindi kayo nagsasamantala sa kanilang kahinaan. Kumisan, o namatay na yung tatay, o sige, bigay mo na sa akin yung dalagita mo at magawa na lang katulong. Pagkatapos, underpaid, wala naman choice yun, magugutom yung mga yan. There is a curse for such people who take advantage of the weakness of widows, orphans, and aliens. Ito, foreigner to, alien ito. Kailangan natin, pwede natin itong pagsamantalahan. Hindi ito taga rito, walang magpo-protect. God protects them. And a curse is upon people who are unjust to them. Finally, another curse. Because we can go on and through a litany of curses. But today, we only have 10. There is a curse for being wicked. Yung pagiging nating masama, malupit, meron niyang sumpa. Proverbs 3:33, the Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous. Kung minsan nagtataka tayo, bakit lahat na yata ng pwedeng peste na mangyari, nangyari dun sa isang bahay? Pero yun pala, it is a house of the wicked. At ang nakalulungkot, kung minsan wickedness lang ng tatay, wickedness lang ng nanay, o wickedness lang ng isang member, lahat ng member ng pamilya na yan nadadamay because it's the entire house that receives the curse. So titiyakin natin na hindi tayo malupit, hindi tayo mapangapi, hindi tayo nangangawawa ng kahit na sino, sapagkat ang tinig ng mga api at ang iyak at daing ng mga kawawa ay dinidinig ng Diyos. Titiyakin natin na ang ngit-ngit at puot ng Diyos ay hindi sa atin pupunta. The Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous. How can we be free from such curses? Unang-una, iwasan natin. Kaya nga ipinapaalala. Pangalawa, kung nagawa na natin noon, tapos na yon. Pero ang mahalaga, repent if the sin was already committed. Let us not rationalize. Huwag na nating papaniwalain ang ating mga sarili at mga tuwiran pa tayo na tayo ngay tama at iba ang mali. Kung nagkamali tayo, tanggapin, aminin ang pagkakamali, ihingi ng tawad. Because according to 1 John 1:7, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Maaari tayong patawarin at linisin. And then if there are people who are cursing you, people who are not nice to you, people who are evil to you, do not return evil for evil. As we always like to say, pag gumawa ang isang tao ng masama, at sinuklian niyo rin ng masama, edi pareho na kayong masama. Ang pinagkaiba lang nauna siya ng ilang paligo. Pero sinundan niyo agad-agad, di pareho na. But you return good for evil. Ang sabi ng Panginoon, bless those who curse you. Luke 6:28, bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Yan ang tamang tugon ng mga anak ng Diyos sa mga maling ginagawa sa atin ng sanlibutan. Huwag tayong gaganti. Hindi naman ibig sabihin that you will not seek redress or justice, but don't return evil for evil. Sabi ng iba, hindi ba sabi sa Bible, tooth for a tooth, eye for an eye. Mali pong application yun. The policy of tooth for a tooth is a judicial policy. Meaning, nasa manual yun ng mga hukom. Hindi yun para sa taong bayan. Kaya kung ako hukom, nakikinig ako ng inyong kaso. Ninakawan yun ng isang kalabaw. Ang sabi ng manual ko, a tooth for a tooth. O bayaran din ng isang kalabaw. Binali mo ang kanyang paa, a tooth for a tooth. O baliin din ang paa nito. Pero yung hukom ang magbibigay nun, hindi yung naapi. Hindi yung nagsasakdal. Kasi ang hukom, pag nagbibigay ng hatol, according to the books, hindi siya personally responsible. Sinusunod lang niya yung policy. Pero pag tayo ang naghatol, na hindi naman tayo ang hukom, we become responsible. Kaya nakikita nyo, pinatay niya yon, o siya, bitay din siya. O nang rape ito, ang rape ay para mo na rin pinatay ang isang babae. So, death sentence. Yun ang sabi ng a tooth for a tooth, an eye for an eye. Huwag yung ginalit kayo ng kapwa, magagalit din kayo. Dahil sabi nyo, sabi sa Bible, an eye for an eye and a tooth for a tooth. It's a wrong application. Hindi naman kayo hukom. It is in the manual ng mga hukom. Kaya misquotation. Remember,
Sabi sa Romans 12:14, bless those who persecute you. Bless and do not curse. Do not curse. Huwag kayong magsusumpa. Sapagkat ang sumpa, when wrongly given, bumabalik dun sa nagbitaw. Parang bumerang. Kaya mga masama natin sa sabi, nadapa sana siya. Masunugan sana sila. Sa inyo babalik yan. Mabigo sana. Bumagsak sana ang anak niya sa school. Para pare-pareho na lang mga anak namin. Ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan. Lahat yan bumabalik. Kaya, bantayan niyo po mga kapatid ang inyong isipan. Because, with the judgment you pronounce, you will be judged. The measure you give is the measure you get. That's what the Bible says. So, we Christians bless when we are cursed. When we are persecuted, we pray for our tormentors. Could any one of us be living under a curse right now? Let us bow before the Lord and analyze ourselves. Baka naman kaya hindi matuloy-tuloy ang inyong prosperity, meron palang sumpa. Baka naman kaya hindi matuloy-tuloy ang inyong kaligayahan o hindi dumating-dating ang inyong inaasam-asam na kapayapaan, baka may sumpa ang ating buhay. Baka parang everything goes wrong. Parang pinagkakaisahan kayo ng lahat ng planeta. Baka there is a curse in our lives. Allow the Holy Spirit to move right now to convict us. And if anyone is convicted by the Spirit, repent today, not tomorrow. Seek God's forgiveness. Lift the curse from your life and let blessings flow. In silence, let the Holy Spirit finish this message and give us personal applications. Then we will pray. Holy Spirit, move in our hearts. Ipamukha mo sa amin kung ano at sino kami. Magsilbi po kayong isang salamin kung saan makikita namin ang katotohanan, kung sino kami sa paningin nyo. Convict us. Shake us out of our comfort zones so we can assess ourselves more correctly. Move among us. Kung sino man sa atin, mga kapatid, ang nagkaroon ng pagbubukas ng isip sa isa o higit pa roon ng mga bahagi ng ating buhay na maaaring may sumpa, ito na ang panahon upang tayo makalaya. For those who will get Christ's forgiveness must first confess and seek forgiveness. Repent. So that the glorious plan of God may happen in your life unhindered by such curses. Kung sino man ngayon ang kinausap ng Espiritu, ipinakita na may bahagi ng ating buhay na maaaring maapektuhan ng mga sumpang ito, and you realize that the Lord is speaking to you today, the Lord speaks so we can repent and obey. And you want cleansing, you want restoration, stand right now while heads are bowed, eyes closed. Kilalanin natin na nagkamali tayo. Kilalanin natin kailangan natin ang pagpapatawad ng Panginoon. At hihingi tayo ng pagpapala na ang mga ito mawalang bisa kung nagkaroon ng bisa sa inyong buhay. We're going to pray right now. Sino man magsasabing, Lord, may curse nga siguro itong buhay ko because of any of those that have already been mentioned. The Lord said, come to me, I will give you rest. Come to the Lord in prayer. Yes, we're going to pray now. Whoever would like to say, Lord, I like your restoration. Forgive me. Take away this curse from my life. Napakarami palang paraan na makaroon ng sumpa. It's not an accident that the Lord brought you here today. He likes to restore you. He likes to forgive. He likes to take away that curse from your life. But you've got to stand up and tell Him, Lord, take it away. I'm sorry for it.
Those who would like to receive restoration, freedom from such curse, you stand up where you are. We need to humble ourselves before the Lord so that He may be exalted. We need to admit our shortcomings. God is our judge, not our fellow men. Anybody else, like to say, Lord, isa o higit sa sampung ito, naging guilty ako. Right now, I repent. I'm sorry. Restore me. This is your day of restoration. A beautiful, wonderful day. Na mawawala ang mga tabing ng kadiliman, maliit man o malaki, sa ating buhay. Silently, those who stand and those who still like to stand, do so. Seek God's forgiveness. And I'm going to pray for blessing for you. In silence, seek the Lord's forgiveness and restoration. I cannot do that for you. You've got to do that yourself. Lord, listen to the prayer of your people. Hindi kayang sabihin ng aming labi, Panginoon, ang lahat ng dapat ihingi ng tawad. Subalit sa pagtayo na yung mga anak, kinikilala na mayroong pagkukulang, may pagkakamali. Ipinapaubaya na namin sa iyo, Panginoon, ang pagrabisa ng lahat ng mga dapat na maging dahilan ng pagtayong ito. Maging yung hindi maalala ng mga kapatiran ngayon, naaalala niyo sapagkat alam niyo ang lahat. Wala kaming lihim sa inyo. Panginoon, ang aking inihiling, Amang Diyos, alang-alang sa dugo ni Kristo, alang-alang sa kanyang mga latay, alang-alang sa kanyang pagtitiis, alang-alang sa kanyang paghihirap at pag-ibig sa mga nakatayo ngayon sa iyong presensya, igawad niyo po ang pagpapatawad. Ayon na rin sa paghingi ng tawad ng bawat isa. At sa paggawa niyo yan, Panginoon, na naniniwala kaming siyang nais niyong gawin, na iniintay niyo lamang na kami lumapit sa inyo. Alisin niyo, Panginoon, ang anumang sumpa, bahid ng sumpa, na maaaring nagpapahirap sa mga kapatid na ito. We reject and rebuke your work, Satan, in the lives of these people. We shatter to pieces your evil plans against these people as we expose through the light of the gospel the deception that you have inculcated in the lives of many brothers and sisters. And we receive your light, O Holy Spirit. We receive your restoration. Ama, sa pagtayo ng iyong mga anak, sa pagpapakumbabang ito, ibangon mo sila. Patindigin mo sa iyong mga salita. Pasandalin mo sa iyong pag-ibig at liliman mo ng iyong pagmamahal. Father, I ask you on behalf of Jesus, all blessings, material, physical, emotional, spiritual, that have been withheld because of such curses, let these blessings flow into the lives of these people right now. We claim blessings from the very throne of Jesus. We claim our inheritance as children of God through our faith in the Lord Jesus. Let this rich and exuberant and beautiful and refreshing inheritance be released unto your people as they are restored and forgiven through the blood of Jesus Christ. Thank you, Father, for hearing our prayer. Thank you for being so good to us to remind us. Thank you for exposing the truth. And thank you, Lord, for exposing all the lies that could have gone on deceiving us. Thank you for liberation. Thank you for truth. In Jesus' mighty name. Amen. Amen.